case solved na. Ito ang sinabi sa mga kawani ng media ni Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director ng PNP Camarines Sur, matapos na mahuli ang umano'y responsable sa pagpatay sa isang estudyante. Sa pag-iimbestiga, sinabi ni Police Colonel Domingo, alas 5 ng hapon, Oktubre 28, taong 2022, nang umalis ang dalaga sa tahanan sa Kamaligan. Alas 5.44 ng hapon, sumakay ng bus kahit na hindi pinayagan ng ina dahil sa banta ng Bagyong Paeng. Base sa nakuhang CCTV footage mula sa isang kilalang convenience store sa Pili, pasado alas 6 ng gabi nang sumakay sa pedicab ang 18 anyos na senior high school student na si Irish Payonga papunta sa Capitol Complex kung saan gaganapin ang church event ng isang sekta. May kasamang isa pang pasahero pero naunang bumaba. Bago pa man makarating sa compound, nangyari na ang karumal-dumal na krimen. Nakita sa CCTV ang pedicab na pabalik-balik alas 7.30 ng gabi. Mababatid na bandang alas 3 ng hapon, Oktubre 31, nang matagpuan ang bangkay na napapatungan ang sako ng buhangin at lupa, half-naked, sa isang bakanteng lote sa pribadong subdivision. Positibo itong nakilala ng pamilya. Sa masusing investigasyon ng PNP, lumabas ng dalawa ang crime scene, kung saan nakuha ang bangkay at kung saan nakuha ang ibang mga gamit. Ang dalawang perasong kondom na nakuha ay kasama sa ibang mga basura at hindi pag-aari ng suspect na si Ray Mark Villesa, ayon pa kay Police Colonel Domingo. Na-recover naman ng PNP ang cellphone ng biktima na ipinapareformat ni Villesa sa isang mobile and computer shop sa naturang bayan. Ayon sa opisyal, mayroong extrajudicial confession sa public attorney si Villesa bandang alas 10.40 ng umaga kahapon. Nang ginawa ang krimen, tinakpan niya ang bibig at ilong ng dalaga hanggang sa mamatay. Sinabi naman ng SOCO na suffocation nga ang ikinamatay. May most recent trauma sa pribadong parte ng dalaga ayon pa sa SOCO. Ang sabi niya nga ay most recent trauma, no, buon sa private part ng victim. No, so yung possibility na meron nga talaga rape, no? So most recent trauma, bago lang po. Walang kasamang iba ang suspect base sa pahayag nito. Lumalabas sa imbestigasyon na amoy alak ang binata base sa isa pang pasahero na nagsisilbing testigo. May mga lumalabas na impormasyon na may diferensya sa pag-iisip ang suspect pero ayon sa PNP, sa kanilang pag-iimbestiga ay wala naman. Hindi maisip ni Ronald Bien, malapit na kaibigan ni Villesa, kung bakit nagawa ito ng binata. Pero nakita niya ang mga galos sa katawan ng kaibigan at natutulala noong Oktubre 28 noong nagre-repack sila ng bigas pang relief para sa ama ng suspect. May mo po ang ginadaan. Ang sabi ka itong aki ko, iniwanan dahil niya, buhay pa. Ayun na po ko yan. Iwan na sana po yan kung ano ko. Tama po kung nakakaaram ka yan. Hindi ko natubod po. Mabuti itong aki ko. May nag-utos lang ka to. Aram ko. Nag-iinom lang po. Nag-iinom. Pero wala naman ibang bisyo. Inom. Pinasalamatan ni Ginang Elaine Payonga, ina ni Irish, ang pulisya sa mabilis na pagkakaresolba ng kaso. Nagpapasalamat ako sa mga pulis, sa kapulisan po, sa very fast na pag-imbestiga and para mahanap po ang suspect. Grabe po ang tabang yan sa ko kasi nababawasan ang kulog sa dagan. Sana, nasa maray ka ng kamugtakan. I know, yaw ka na kay Lord. Hindi ka papabayan, nasa peaceful na ta. Sana ining sinasabing suspect na talagang yun na po talaga ang maano. Para matapos na mapahingalo ng ano niya, ang kaluluwa niya. Murder, robbery at rape ang kakaharaping kaso ng 18 anyos na pedicab driver. Mula dito sa Camarines Sur, ito si Kabrigada Janessa Sevilla ng 103.1 Brigada News FM Naga. The music and do's authority!